Yun, welcome po ulit sa channel natin. No. Ang topic naman natin ngayon is yung sa logical reasoning, yung sa logical aspect po. Yun yung may kasamang mapping, verbal and saka non-verbal. At sa mga hindi pa nakapag sali ng group page natin, i-search nyo lang Napolcom FOE Group 2022. At saka Happy Halloween pala sa inyo lahat. And 1 month na lang, so yung Napolcom na naman, and 1 month na lang din, no, para dun sa mga FOE passer din. At no, nakaka-excite no ang December, mas nakakaba po yung maghintay ng result sa maghintay ng schedule ng exam. Ang video natin ngayon is focus muna tayo sa mapping, guys. Ito yung part 1. Siguro part 2 gagawa natin yung sa verbal tsaka non-verbal, no. Sa part 2 gagawa natin ito, si verbal and non-verbal. Dito focus lang tayo sa map reading kasi bihira lang talaga sa YouTube eh. Sa tingin ko, sa kapanahunan ko dati, parang dalawa lang yung merong mapping na video, and talaga nakatulong din. At doon sa mga wala pang reviewer po, may ibabahay akong reviewer yung mga nabili ko dati, at i-share ko din yun sa inyo. Sana wag lang tayo mag-copyright, pero hindi yung mga book, may binili kasi akong book eh, pero hindi yun yung i-share natin. Yung ano lang, yung mga binili ko din na reviewer, yung nabili ko, yung mga nagre-resale ng reviewer, diba? Ipamamahagi na lang ko din sa inyo bilang pasasalamat din dun sa mga nag-subscribe, dun sa mga supporta ng channel, dun sa mga hindi nag-i-skip ng ads po. Napakalaking tulong din talaga yan, lalo na sa mga katulad namin, katulad ko, na kakaumpisa pa lang sa YouTube. At ano pa ba? At yun, sir, subukan natin na magawan ng part 2 itong verbal and non-verbal. Pero ngayon, dito muna tayo sa special ability, yung sa ano, about sa mapping. At ang mapping, guys, ang masasabi ko dyan is ano, dapat marunong kang mag-comprehend ng data. At saka time consuming siya talaga. Kaya dapat ano, ano ba? Dapat i-ano mo yung oras mo. Dapat i-balance mo lang din. Baka kasi maubusan ka ng oras eh. Tapos yung mapping is nandun pa naman sa huling part ng video. Pero perks sa akin kasi mas nagustuhan ko yung mapping kaysa sa ibang subject. No, mas sa tingin ko nag-excel ako dito sa logical reasoning dun sa general ability kaysa general information. And ano naman, dapat i-balance lang din talaga eh. Kasi hindi naman ako sure kung talagang dito ako lumabang sa general ability. Kasi hindi naman ako ganoon kagaling talaga. Ano lang, dasal lang. And ano pa, para sa yung puzzle, guys, ano, kung marunong kayo mag-puzzle, kung doon sa mga crosswords, ganun, siguro advantage yan sa inyo. At ito, some people seem to have a good sense of direction when it comes to finding an efficient way to their destination. Ang naka-advantage lang kasi, lalo na doon sa mga nagde-drive ng motorsiklo, doon sa mga nagde-drive ng sasakyan, lalo na kapag gumagamit kayo ng mapa, diba? Yung Google Map, Google Earth, ganun. Familiar na kayo dito sa ano, north, west, south, east na direction. Okay. At napakalaking advantage yan patungo sa exam. Ito yung coverage natin. Itong general information, verbal, quantitative, and logical na discuss natin yan sa last video. At ito lang, memorize nyo to, north, west, south, east. Kapag right mo, yan yung east. Ang left mo naman, yan yung west, and north at south. And talaga makakatulong yan. Siguro sa exam may ano, may 5 mapa na babasahin. Siguro around mga 10 questions or more than 10. Marami pala yung marami talaga yung mapping. Yun sila nahihirapan, siguro mga 15 questions ganun. 15 or more or less 20, hindi na siguro umabot sa 20. Pero kung umabot man, pinakamadami na yan 20. Ano ba sa so merong 150 na tanong. Tapos 20 doon mapping. Hindi mo nasagutan. Ano nyo na. Marami din kasi yung mga hindi pumasa. Mapping daw yung ano nila.
yung sa tingin nila rason bakit hindi sila pumasa. Sa tingin nila mapping daw yung rason. Siguro din, pero sa ano naman kasi ako eh. Hindi lang sa pag ano, mas nadilan ako sa mapping. Kaya i-share ko din sa inyo. Ito yung reviewer. Ate-antay lang kayo kasi around midway siguro or patapos na video. Magbibigay ako ng detalye kung paano nyo makuha yung reviewer natin. So, diretso na tayo sa tanong. Sanitation workers Daniel and Jigs are completing a routine pickup at the Livingston Avenue Mall at the southeast corner of the building. Dispatch notifies them of a special pickup at a residence located at the northwest of Canyon Drive. Dispatch notifies them of a special pickup at a residence located at the northwest of Canyon Drive and Linda Lane. What is the quickest route? Oh, ito na niya. Quickest route of Daniel and Jigs to take. So, nasan sila? Nandito sila sa Livingston Avenue Mall. No? Diba? Ito yung Livingston Avenue Mall. Ito pala, mag-draw muna tayo. Kaya lang. Mag-draw tayo. I-draw natin yung bala na kayo. Kahit straight yan. Draw natin yung north, south. So, draw natin yung compass. I-memorize na yan. So, nasan sila? Nandun sila sa southeast corner ng building. So, ibig sabihin, dito ang south, dito yung east. So, southeast, malamang dito sila. And meron silang special pickup sa residence na makita sa northwest corner of Canyon Drive and Linda Lane. Nasaan ba sila? Dito. Okay, dahil ito yung intersection ng Canyon Drive at ni Linda Lane. Ang tinatanong, nandun sila sa northwest corner. So, malamang nandito. Nandito siguro, bandang dito. So, ano daw yung pinakamabilis na rota na kanilang dadaanin? Tandaan, ito rin ha, yung tandaan nyo. Itong mga ganito. Saka ganyan. Yan, one way lang. Ito two way. Pag ibig sabihin, pag sinabing one way, hindi ka pwedeng sumalungat na papunta ka doon. Bawal yan. Hindi yan pwede. Pero pag dito, pwede kahit saan. Diba? So kahit ito, halimbawa, ito, pinakamadaling daanan. Dito. Tapos dyan, hindi yan pwede. Bakit? Kasi ito bawal na. Bawal kang papunta daw na direksyon kasi nga one way. Tapos ito pa, bawal ka din pumunta dyan. Pero kung ano naman siguro, kung yung ano is ambulansya, pwede siguro. Pero pag ito normal lang na ano, sanitation truck lang, hindi po talaga pwede naman sa one way yan. Ang pagbabasihan nyo din is doon kayo sa choices. Ayan yung madali. At be careful din kayo sa pag ano ng choices. So yung letter A natin, turn north on Amoy Road. So ito yung Amoy Road, nandito sila. So turn north ka daw, then east on Linda Lane. Turn north and east on Linda Lane. Hindi na pwede yan sa letter A. Bakit? Alam ba, sumalungat nga siya dito sa one way. Next is turn east on McMahon Street. East, so nasan yung east? So nasan si east? Ito si east. Sa ating right, di ba? Si west. So turn east ka sa McMahon Street. And then north on El Camino. North on El Camino, then west on Linda Lane. Pwede, di ba? Pwede din siya mag-west ng Linda Lane. And north on Orinda Road. Pwede din, di ba? And then east on Barcelona Boulevard, no? Pwede. So ibig sabihin, pwede si letter B. Pero meron pang dalawang choices. Malayin natin, mas malapit itong dalawang choices na ito.
Kaya ano tayo? I-ano pa rin natin yung sagot sa literary and B. So, alas si literary cinema, turn north on Amhoy Road. So, pa sa ano siya? Pa akyat. And east on Barcelona Boulevard. So, diretso lang. East on Barcelona Boulevard. And then south on Canyon Drive. Pwede din. So, saan yung mas malapit? Si B or C? Mas malapit si C. Okay, X na natin itong si B. I-remove natin sa choice niyan. Kasi pwede na si C yung isagot natin. Pero may natitira pa na isang choice. So, ano din? Sagutan pa din natin. Malay mo, mas malapit mo si letter D. So, turn north on Amoy Road. Pareha sila. East on Boards Road. Pwede din. And north on Orinda Road. Pwede. Then east on Barcelona Boulevard. Pwede din si letter D. Ano yung mas malapit? Diba? Mas malapit si letter D. Pero hindi yan yung tamang sagot. Ang tamang sagot is si letter C. Bakit? Kasi mas maraming turn or mas maraming lumiko. Mas lumiko si letter D. Ang pinakamalapit po is yung kakaunti lang yung turns. Yung fewer turns, yun yung pinaka-near. Yun yung pinaka-malapit. Pero kapag paikot-ikot po yun sa second, nako, malayo pa. Malayo yung biyahe niyan. So, ang tama sa kurito is literacy. Ayan, tandaan ninyo ha. Yung fewer turns, yan yung sagot. Kumpara dun sa mas maraming turns. Next, sanitation workers, Ronel and Marjun. Okay, ito nga pala si Marjun. Siguro magtitake ito ng Napolcom kasama ko. So, are southbound on Canyon Drive and have just crossed Edward Street. So, ibig sababihin, southbound, pababa sila. Okay, so i-draw na natin din yan. Southbound on Canyon Drive, so nandito sila, pababa sila. And have just crossed Edward Street. So, nanapasan na nila ito si Edward Street. So, siguro nandito na sila. They receive a call. So, pagkalagpas nila, may natanggap sila na tawag. Na, ano daw, may pinapakuha sila na isang basura ata. Isang garbage na makikita dun sa bus stop malapit sa Livingstone Avenue and Boards Road. So, nasan yun? Ito yung Livingstone Avenue, tapos ito yung Boards Road. So, nandito. So, they are asked to make and the unscheduled pickup. So, sila yung pinapakuha dun sa pag-pickup ng basura na yun. So, ano daw yung quickest route for sanitation workers or Ronald Marjon to take to the bus stop? Ano yung pinakamalapit? So, doon naman tayo agad sa choices. So, at yun, i-draw pa rin ninyo yung north, south, west, saka si east yung compass. So, continue south on Canyon Drive and then west to McMahon Street. So, continue daw sila. Then west to McMahon Street. Hindi na pwede agad. Bakit? One way. Next, si letter B. Ano mga letter B? Continue south on Canyon Drive. Then west on Lake Drive. North on Livingstone Avenue to Boards Road. Pwede. Si letter B, pwede. Okay, so wag muna natin ano yan, X yan. Pwede yan. Next, si letter C naman. Make a U-turn on Canyon Drive, then go west on Boards Road. To Livingstone Avenue, oh. Dito na sila. Tapos mag U-turn. Pwede ba sila mag U-turn? Madali lang yan naman, di ba? Kung dyan sila pumunta, siguro yan ang sagot. Pero, hindi sila pwede mag U-turn. Bakit? Ito, one-way intersection. So, malamang mali na yan.
i-remove nyo na yan. So letter D naman, continue south on Canyon Drive, then east on Lake Drive. So, ano natin to? East on Lake Drive, north on El Camino Street. Tsaka lang. East on Lake Drive, then north on El Camino. Ah, okay pa, east pala. So dito pala sila, continue east on Lake Drive, then north on El Camino. Wisdom Boards Road. Diba, mas madali lang din. Pero ano yung sabi natin kanina, kung saan yung pinaka-fewer na pagliko, yun yung sagot. So, ilang turn ba nagawa ni letter D? Isa, dalawa, tatlo, apat. Ang habang yung letter C naman, isa, dalawa, tatlo. O, saan yung sagot dyan? Ay, kay letter B. So, yan sagot dyan si letter B. Next, sanitation shift supervisor Rolando is driving west. No, ito po si Rolando, is ito yung driver namin sa aming trabaho po. Is driving west on Borch Road. He makes a right onto James Avenue, then left onto Linda Lane, then a right onto Livingston Avenue, and then a right onto Barcelona Boulevard. So what direction is he facing? Oh, hindi na natin ito nilagay ng choices. Yun. Draw pa din. Kagaya nung ano, diba? Yung PRB. Sana naman na nagamit niya yun. At credits syempre kay Teacher Jana dun sa kanyang YouTube channel. Napaka-effective po, diba? Pero meron pang bago. Yung DST din. Yung distance, speed, saka time. Ituturo din yun sa inyo. Siguro gagawin din natin ng video yun. Diba? Sa math? Ano yun sa math? Ano ko lang ha? Yung PRB. Saka DST. Sali ko na lang dito kasi gagawin din naman ng video soon. Pag PRB, percentage, pag DST, yung distance, speed, saka time. Anyways, balik tayo dito. Sanitation Supervisor Orlando daw is driving west on Borch Road. So nasaan yung Borch Road? Nandito. Tapos driving west. So ano siya? Diyan, papunta siya diyan. He makes a right onto James Avenue. San si James? Okay. Straight lang siya. Parang lasing ata ito si Orlando. Right onto Sulman. So, right onto James Avenue and left onto Linda Lane. So, kumaliwa. Then right onto Livingston Avenue, right ulit, and then right onto Barcelona Boulevard. So what direction is he facing? A, north, B, south, C, west, or literally east. Sun, obvious naman, diba? Sa east siya na ang kanyang nakaharap siya dun sa east. Okay, so ang sagot dyan is letter D, east. Next, Jose has just finished at the sports center. So he walks out of the sports center from point G onto Ham Street. He walks east, then he turns at the second left and works north. He takes the first left and then a sharp right. What straight is Jose now? Hindi natin ito nalayan din ang choices. Ano lang magkasahin? Madali lang talaga, ano, pasensya na kayo kung ganito ako mag-explain, lalo na sa mapping. Kasi, ano lang kasi, mas nadalian talaga sa mapping. Pero, ginawan ko pa rin ng video para dun sa iba na wala makitang reviewer sa mapping. Siguro, sa tingin nyo, hindi useful itong pagbibigay ko ng reviewer sa mapping. I mean, ito lang kasi akin is parang idea lang din sa inyo. Diba, kung paano nyo tirahin yung mapping. Basic lang din talaga eh. Talagang draw ka lang ng draw. Tapos isipin mo lang na nandun ka sa status. Nandiyan guys. Sayang lang din naman, diba, kung pag may 20 questions sa mapping, tapos hindi mo masagutan. Naku, napakasayang. Yep. Yeah, ito. Ito na lang. Patsagaan nyo kung paano ako mag-explain guys. Napapakusa din kasi yung boses ko eh. Tapos anong oras na. Okay.
So Jose has just finished at the sports center, so nandito siya. He walks out of the sports center from point G onto Ham Street. So point G onto Ham Street, so malamang nandito. And he walk east. Saan nga yung east? Nasa right natin, di ba? He walk east. Diyan sa pumunta kasi ito yung east din. Turn at the second left. Ito yung first left and ito yung second left. Turn the second left and walks north. Paakyat siya. He takes the first left. First left, ibig sabihin nandito. Then, andin na sharp right. Pag sharp right, yung pinakauna po. Kagaya lang din yan sa ano, first left. Sharp right. So, what street is Susinaw? So, nasa na siya na street? Nandito siya, syempre, sa The Garden na street na. Okay. Yan lang. Napakadali lang talaga ng mapping. Draw ka lang ng draw. Tapos, wag kang paano talaga. Balikan mo kung may nawala ka. Wag kang mag... Wala ka dapat i-missing sa mga items na ito. Kasi napaka-effort natin ng bawat detalye. Okay. Kung pwede mong balikan, balikan nyo po. Total, nasa last part na naman ito eh. So next is Joy is standing at the crossing between Wafer Street and Walkway. So nasan si Joy? Nasa sa crossing daw between ang Wafer Street and Walkway. Nasan yung Wafer Street? Dito. And Walkway. So ito rin, ito yung crossing nila. Hindi yung cemetery, crossing yan. So she is looking at the village hall. Nasaan yung village hall? Nandito. So what direction is Melissa facing? Oh, mali na to. Joy ito. Hindi ko lang na-edit. Joy kasi is kasama namin sa trabaho. Melissa talaga yung tunay na pangalan. So what direction is ayan na Joy yan. So what direction is Joy facing? So saan daw siya nakatingin? Dito sa west, sa north, south, or east? Noon itong village hall. So saan nakatingin? Nakatingin siya sa southwest. Okay. Southwest ang tamang sagot. Ito naman, quiz number 6. Steve is leaving his house. His front door is at the south of his house. He leaves his house and turns west onto Hope Street. He walks 2 blocks and turns north. He continues until the end of the road. Where is he closest to? Susagutan niyo muna. Inom muna ako ng tubig. So si Steve daw is palabas ng kanyang bahay. Nasaan yung bahay ni Steve dito? Okay, padaliin na lang natin. Dito ang bahay ni Steve. Ano nangyari sa circle natin? So ito yung bahay ni Steve.
And his front door is at the south of his house, so nasa baba. Doon natin ulit ha. Kasi hindi ko din alam yung tamang sagot eh. Hindi ko kasi nilagay dito sa choices para magsagot din ako. So nandito ang kanyang pituan sa south side. So he leaves his house and Thornwist daw siya. Dito siya pumunta. And to Hope Street. Ito is to Hope Street. He walks 2 blocks. So ito yung blocks natin. Ito 2 blocks. And turns north. So ito yung 2 blocks guys ha. Ito. So 1 and 2. So he walks 2 blocks and turns north. He continues until the end of the road. So nag-continue siya ang sa end of the road. So where is he closest to? Saan daw siya pinakamalapit? Dalawa lang, di ba? Mayroong school and mayroon ding fab. Pwede si N, pwede ni si Q. Ano yung nasa choices? May school ba sa choices? Wala. Okay. May pub ba? Of course, meron. Literally. So, that is yung correct answer. Paano sir, kung may school at saka pub, ano yung tamang, ano yung correct answer niya? Well, hindi ko din alam, pero wala naman yan sa choices eh. I mean, wala naman siguro. Hindi naman kami nag-encounter ng ganyan. No, huwag na kayo mag-overthink. Okay. Kapag walang choices siguro, itong dalawa masagot mo. Pero dahil sa choices, walang school naman. So, sagot natin is yung nasa choices talaga. So, next slide. Ito. You have been called to a fire at the western side of the shopping mall. So mga FOE dyan. So, tinawag na kayo dahil may sunog dun sa western side ng shopping mall. What is the shortest route from the fire station? Shortest route meaning this distance from the fire station. If you exit from the southern side of the fire station, so draw natin yan. Dito yung asan yung fire station? Ito yung fire station. Tapos yung exit niya. Kulay nito. Ito yung fire station. Tapos ang exit niya ay nasa southern side. Ibig sabihin, southern. Dito. Okay. May choices. Kasi wala naman yung choices eh. Kung saan tayo pumunta. Pero alam natin na sunog is nandun sa shopping mall. Dito. Western side. Dito yung sunog. So, saan daw siya pwede dumaan? Pumunta siya sa west ng 58th Street. Nasa yung 58th? Dito daw. Sa 58th Street. Then north on 5th Street. Street lang. Tapos west on Long Street din. Western Long Street. Dito. Saglit lang ha. Bakit daw Western Long Street? Dito naman. Sumali na si letter A dyan. Kasi nga West eh. Western Long Street yung inahanap eh. Saglit lang ha. I-check ko lang muna. Baka nakamali lang ako sa pag-encode. Ayun nga. So, mali na si letter A. Kasi Western Long Street.
So wala na, hindi na siya pwede dumaan. Waste na nga. So hindi na siya makapunta sa Pluto. Next is Wheaton 58th Street, pwede ito. Then North on 5th Street, East on Long Street. Oh, ito yung tama. Na-confuse lang ako sa letter A kasi. Kasi akala ko nang kamali ako. And North on Pluto Street. Pwede. Pwede si letter B. So, wag muna natin i-X niyan. Si letter C naman, West on 58th Street. So, sige, dito nga. Palitan ko lang ng kulay. So, West on 15th Street. Yun pa din ang kulay. And then, North on 5th Street. East on 57th Street. North on Pluto Street. Mas malapit, di ba? So, remove na natin yan si letter B kasi mas malayo eh. Yun lang din naman yung daanan nila. So, remove na natin yan. Pwede na si C. Pero meron pang letter D. East on 58th Street. Pwede dito. East on 58th Street. Tapos, Northeast on Flat Road. So, ito, Northeast. Ano pa? Ah, pwede street na siya. So, East on Long Street. East. Hindi na pwede. Diba kasi, yung East is pa dito yung East eh. Pa dito yung east, west kasi pag dyan. So, muli na si letter D. So, ang correct answer natin dyan is si ano? Letter C. Okay. Yan yung pinakamalapit. Next slide. You are at the intersection of Tan Road and Moon Drive. Draw natin yan. Intersection of Town Road. Hanapin ito sa Town Road o si Moon Drive. Nasaan ba sila? Mas Town Road dito. Town Road sa Moon Drive. Nandun ka sa intersection. Ibig sabihin, nandito ka. Yan itong kulay niya. Inexplore ko pa kasi itong bagong ano eh, recorder ko. So, you drive the following route. North on Moon Drive. North, ibig sabihin, paakyat ka. And left on Second Road. Dito, kumaliwa. And then left on First Road. East on Second Road. Sa dalawa. Dito. Salut lang ha. Narapan kasi yung reviewer ko na ano, I mean sa ano ko magamit ko. Muli pala. Sabi yung racer natin. So, draw natin ulit. Yung kanina, yung you drive the following road. North on Moon Drive. So, ibig sabihin, paakyat ka ng Moon Drive. And then, turn left on Second Road. So, ito yung pangalawa. And left on the First Road. Kumaliwa ka. Kasi nga, dito ko nakaharap sa ano. So, kumaliwa. And then, east on the Second Road. Una, pangalawa. Pwede ka ba mag-east dyan? Hindi pwede. So, ibig sabihin dito. Kanang east. And then right on the First Road. Right, right. Saan ka nakaharap? Dito. Okay? So, right dyan ka sa cross street na. And then west on First Road. West mo. So, dyan. And stop at the intersection. Dito ka, huminto. So, saan yung pinakamalapit? A, Stadium? Pwede? Town Hall? Nasaan yung Town Hall dyan? Dito. Malayo na yan.
elementary school na san, lalong malayo, fire station, mas lalo. Okay. So ang tamang sagot is letter A. Baka kayo kasi malito dito sa ano, first road, dun sa east. Okay. Baka kasi isagot nyo turn east. Baka kasi isagot nyo dyan. Naku, hindi na pwede yan kasi turn west na yan. Kahit na second road yan, hindi ka naman pwede lumiko. Okay. So dito, sa town road ka, dito ka dapat lumiko. Yan yung tamang sagot. Pero anyway, kahit lumiko ka naman dyan, kahit hindi mo na alam, lumiko ka dyan, pinakamalapit dyan sa'yo is ito naman, stadium din naman. Okay. So malamang correct ka pa din. Pero be careful lang, baka kasi may nakalagay dito eh, tapos nandyan sa choices, yan pa yung masagot mo. Next, question number 9. Albert is at Point Key. So nasan si Albert? Nandito siya sa Point Key. Dito. Fishing sa east. Sabi sabihin, doon siya nakatingin. Dito muna natin tong ano. Doon siya nakatingin. And then he proceeds as follows. East on Atlantic Road. So, then right on the first road. Right on the first road. Ibig sabihin dito sa Victor Road. Right on the second road. Flag Street. And teka lang ah. Kasi parang may mali eh. Saglit lang. Erase muna natin ito. So, true tayo ulit. So, si Albert, and ito sa Point Key, facing east. He proceeds as follows. East on Atlantic Road. Then, right on the first road. Right on the first road. And then, right on the second road. So, saan siya mag-right? Diyan ba? Hindi. Dito. Then left on the first road, left, ibig sabihin dito. Left at first junction, stop at the end of the block. Tanong, how many times has he turned since Point Key? So ilan pang ilan daw? Ano ba? Tandaan natin. So dito, isa na. Isa. Ito yung start, okay? Ito yung una. Hindi ito counted. Okay? Ito yung counted natin. Isa, dalawa, tatlo, apat. Ano yung sagot natin? Apat. Okay, hindi mo pa counted itong kakaumpisa mo pa lang. Kasi hindi ka pa, ano eh, dyan ka nag-start. So, ang counted mo is yung pagliko mo doon sa Victor Road, Flag Street, Cinnamon Road. Yun. Mark Stone tsaka Cinnamon. Ibig sabihin may apat. Next, Kagawad Al Rose is on Kingston Street. Talagang drawing lang talaga guys. Ito na nga pala yung last slide natin. So sampo lang yung ginawa ko sa mapping. Basta makuha nyo lang yung idea talaga. Anyway, kung magkakaroon din naman tayo ng ano, final coaching, doon babawi tayo. Kagawad Al Rose is on Kingston Street with City Hall on his left. Nasaan siya? Nandito siya sa Kingston Street. Nasaan? Nandito. With City Hall on his left. Kingston Street tapos City Hall daw sa kanyang kaliwa. O, nasaan yung City Hall dyan? Ah, dito. Ito pala. Kingston Road and Kingston Street. So, tandaan nyo, Kingston Street. Tapos, si Till daw ay nasa kanyang kaliwa. Nandito siya.
nandito siya sa Kingston, tapos yung City Hall is nasa kanyang kanan, ay nasa kanyang kaliwa. So saan siya nakatingin? Dito sa south, malamang, 'di ba? Dahil yung City Hall is nasa kanyang kaliwa. So dito siya nakatingin sa baba. So in which direction is point P in relation to him? Ang tinatanong is dito si point P. Saan daw si point P? Nasa ano ba? Nasa nasa kanyang right, nasa kanyang left, or nasa kanyang harapan or likuran? Ano ang sagot nyo? Siyempre, yung City Hall nga nasa kanyang kaliwa, tapos dito siya natingin sa baba. Ibig sabihin, si direction point P is nasa kanyang kanan. So ang correct answer is to the right. Okay, and yan din yung nasa choices. Nasa kanyang kanan si point P. Dito na tayo sa reviewer natin. So ito yung mga reviewer, guys, na naano ko, nahagilap ko, na kita ko. And yun nga, sinabi ko kanina, pamimigay ko ng libre. Paano ba? Ayun. Bilang kasi, bilang pasasalamat din sa inyo sa mga pagsuporta ninyo sa panonood din ng YouTube natin. At sa pag lalo na doon sa mga hindi nag-i-skip ng ads po. Nako, napakalaking tulong 'yan. Napakalaking tulong 'yan sa akin. Ano lang, ilalagay ko sa description. Ay, ito pala. Comment na lang kayo sa comment section kung gusto niyo humingi. Tapos papasahan ko kayo ng link sa Drive. Okay. Basta huwag niyo lang i-share din sa iba. Kasi po, limited yung Drive ko ngayon kasi shared ng full yung storage. So limited lang yung mag-access. So kapag sinend niyo, baka lahat kayo madamay, mag-lag. Okay. Sinadya ko ngayon ibigay. Kasi malamang yung iba sa inyo is naghahanap pa ng reviewer. So nandun yun, yung pinagbabasehan ko. Ito yun, oh. Ito. So sinali ko na yan dyan. Okay. At siguro yung notes ko, baka isali ko din dyan. Nandun kasi is sinamarize ko na lang yung Philippine Constitution from Article 1. Okay, na nilagay ko na lang yung mga important definition dun, sinulat ko dun sa aking notes, and baka isali ko dyan sa mga reviewer na yan. Pero pag-iisipan ko pa, magpo-post lang din ako sa group. At sa mga nagtatanong din sa coaching natin, siguro doon na tayo mag-start sa third week na November. Ano yung calendar natin? So sa third week ng November tayo mag-start ng coaching. Kung meron po, hindi pa ako sigurado kasi hanapan ko pa yung mga kasama ko. Diba? Pero sure din si Sheridan Mark Salido, nandun na. Ano naman eh, hindi po siya nakatake na Napolcom, pero registered criminologist na siya. So pwede siya maging expert natin doon sa criminal justice, doon sa five pillars. Or doon sa Pinpiloan history. So madali lang naman talaga yung Napolcom, guys, para sa akin lang. Mas nadalian talaga ako sa Napolcom. And advice ko lang, manood-nood kayo ng mga balita sa TV. Okay? Kasi lalabas yan, may lalabas din talaga yan. Lalo na yon sila ni Sinab. Sino ba yan? Yung si Wilbert? Yun ba? Pero lang, hindi po kasali yun. Ang lalabas is yung mga national news, international news. Kagaya ng Bagyo, di ba? Ano yung Bagyo? Tapos yung Bagyong Paeng. Oo, baka lumabas yan. Tapos yung papasok na si Bagyong Queenie. Okay, yung sila Sinab po, hindi na yon. Hindi pa ako maretes, ha. Naano ko lang. Nabasa ko lang sa newsfeed. Kakascan, kakascroll, kakahanap ng mga ng mga informasyon. Kung may mga tanong kayo, comment lang din kayo din dyan sa comment section natin. At yun, ha. Yung gusto ng reviewer, ha, comment lang kayo para mabigyan ko agad kayo. At huwag na kayong pwede naman kayong mag-PM, pero baka kasi matagal ako maka-reply kasi minsan lang din ako mapag-online. So pag mag-comment kayo, dyan lang din ako mag-reply. Or post kayo doon sa group natin. Mention nyo ako doon. At huwag po kayo mag-alala kasi mabibigyan din po talaga lahat. Isip lang doon sa notes natin. Baka doon ko doon ilabas sa final coaching. So yun, maraming salamat po sa panonood at sa pagtsaga.
pasensya na sa discussion natin. Siguro, baka sabi nyo, parang dry yung discussion natin ngayon. Yun lang kasi. Yung iba kasi is, narattle na sila dun sa mapping daw. Kasi wala silang mahanap na reviewer. So, ayun na lang. Ginawan ko na lang ng video. Total, may bakante yung oras naman kasi wala naman pasok kasi holiday naman ngayon. So, yun na lang yung pinagagawa ko. Ngayon, walang pasok. So, yun. Maraming salamat and good luck sa pag-review.